Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Dina na mag-aadid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan na aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa batang mahilig mag-alaga ng hayop at matulungin sa taong nangangailangan na pinamagatang sa Bukirin ni Bebot. Isinulat ito ni Maria J. Balaguet at iginuhit naman ni Daniel J. Arado at Sarah Jane P. Santlaria na parehong nagmula sa Dibisyon ng Agusan del Norte. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ng inyong lingkod na nagmula sa Dibisyon ng Occidental Mindoro. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Sa Bukirin ni Bebot. Tuwing Biyernes, si Bebot ay nasa bukid na Subait upang dalawin ang mga alagang hayop. Ang baka, baboy at bibe ang kanyang pinagkukunan ng hanap buhay. Masustansyang gatas ang naibibigay ng baka. Sariwang karne ang nakukuha niya sa baboy. Ang mga puting itlog naman ang ibinibigay ng mga bibe. Masayang pumunta sa palengke si Bebot upang ibenta ang gatas, karne at mga itlog. Sa kanyang paglalakad ay nakasalubong niya ang isang batang umiiyak dahil sa gutom. Naawa siya kaya binigyan niya ito ng pagkain. Nagpasalamat ang bata at agad umuwi. Tanghali na nang nakarating si Bebot sa palengke. Ngunit naibenta pa rin niya ang kanyang paninda. Nagpasalamat si Bebot sa Diyos at nasabi sa kanyang sarili na kasarap palang tumulong sa kapwa. Dito po nagtatapos ang aking kwento na nagsasabing kinalulugda ng Diyos ang taong matulungin sa kapwa. Maraming salamat! Paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matutok.